Tatlong grupo ng fraternity ang tinututukan ngayon ng Dasmariñas PNP sa panibagong kaso ng umano'y hazing na ikinamatay ng isa na namang law student ng San Beda College na naman. Tila nagtatago na rin ang dalawang babaeng posibleng susi sa insidente. Nagpapatrol Maan Makapagal. Sinadya namin ang bahay ni Aling Soledad Sanda sa Sitio Visaya, Amuntay Road, Barangay Zone 3, Dasmariñas, Cavite. Aling Soledad? Ang sabi ng mga kapitbahay, hindi raw nila nakitang umuwi doon si Soledad. Si Aling Soledad ang sinasabing tumulong magdala kay Mark Andre Marcos sa Dalasal University Medical Center. Sa salaysay ni Aling Soledad sa Dasmariñas PNP, alas 10:30 raw Linggo ng gabi na magpatulong sa kanya ang hipag na si Marlin Guadayo kasama ang tatlong lalaki para magpasama sa ospital. Pagdating sa ospital, nawala na umano ang mga lalaking kasama nila at na-confine agad si Marcos. Nang puntahan namin si Marlin Guadayo, sabi ng anak niya, hindi raw umuwi ang kanyang ina. Nagtataka po, ba't di ko na-uwi si Marlin? Anong tingin mo nangyari? Hindi ko po alam. Sabi po ni Papa, huwag na daw po anuin si Marlin. Huwag na. Hanapin. Hindi na rin pumasok sa pinagtatrabahuhan niyang farm bilang cook si Marlin. Kailan ba siya huli nakita? Kahapon. Base sa logbook ng De La Salle University Medical Center, dinala si Marcos 8:54 ng gabi noong Linggo. Ayon sa ospital, wala nang vital signs o halos wala nang malay o lantang gulay na si Marcos nang dalhin sa ospital. Namatay siya alas 3:30 kahapon ng hapon. Walang sariling paghinga, walang blood pressure, pero pag kinabit mo sa machine, merong nakikita pang tibok. Ayon naman sa Dasmariñas PNP, hinihintay na lang nila ang resulta ng autopsy. Mas malamang na 80 to 90% maltreatment. Tatlong fraternity groups ang iniimbestigahan nila, ang Lambda Rho Beta, Lex Talionis at Lex Leonum. Kanina pinuntahan nila ang San Beda College Manila para humingi ng impormasyon kay Marcos. Pinuntahan din ng San Beda Alabang ng PNP Cavite. Dahil sa impormasyong taga roon ang ilang mga nakasama ni Marcos, tinitingnan din nila ang anggulong mismong sa farm na pinagtatrabahuhan umano ni Marlin ginawa ang hazing. Dahil ang isang anak umano na may-ari ng farm ay nag-aaral sa San Beda Alabang. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Sa pinakahuling balita, iimbitahan na bukas ng Dasmariñas PNP si Gian Angelo Veluz, isang third-year law student ng San Beda Alabang. Si Veluz ang may-ari umano ng farm na pinagtatrabahuhan ng dalawang babaeng nagdala umano sa ospital kay Mark Andre Marcos. Sa farm din umano nangyari ang hazing.